Roma chapter 11. Kinahabagan ng Diyos ang Israel. Ito ngayon ang tanong ko. Itinakwil ba ng Diyos ang kanyang bayan? Hindi. Ako'y isang Israelita mula sa lahi ni Abraham at kabilang sa lipi ni Benjamin. Hindi itinakwil ng Diyos ang kanyang bayan. Sa simula pa'y hinirang niya na. Hindi ba ninyo alam ang sinasabi ng kasulatan tungkol kay Elias? Dumaing siya sa Diyos dahil sa ginawa ng Israel. Panginoon, sabi niya, pinatay nila ang inyong mga propeta at giniba ang inyong mga dambana. Ako lamang ang natira at ibig pang patayin din. Ngunit ano ang sagot sa kanya ng Diyos? Nagtira ako ng 7,000 lalaking hindi sumasambang sa Diyos-Diyosang si Baal. Gayun din sa kasalukuyan. Meron pang nalalabi mga hinirang ng Diyos dahil sa kanyang kagandahang loob. Hinirang nga sila dahil sa kanyang kagandahang loob, hindi dahil sa kanilang mga gawa, sapagkat kung dahil sa mga gawa, hindi ito maituturing na kagandahang loob. Ano ngayon, hindi nakamtam ng buong Israel ang kanyang ninanais, sapagkat matigas ang ulo ng iba, ang mga hinirang lamang ang naggamit nito. Ganito ang sabi ng kasulatan, binigyan ng Diyos ang mga taong ito ng manhid na diwa, mga matang di makakakita at mga tengang di makarinig. Hanggang sa panahong ito, at sinabi rin ni David, maging bitag at patibong sana ang kanilang pagpipista, isang katitisuran at parusa sa kanila. Lumabo sana ang kanilang mata nang di sila makakita, at sila'y makuba sa hirap habang buhay. Ibig bang sabihin ngayon na tisod ang Israel ay tuluyan na siyang nabuwal? Hindi. Ngunit dahil sa pagkatisod ng mga Israel, dahil sa katigasan ng kanilang ulo, umabot ang mga hintil sa kaligtasan. Nang sa gayon, naging bulo sa mga ito ang Israel. Ngayon, kung ang paglabag ng mga ito ay naging isang pagpapala sa sanlibutan at ang kanilang pagkabigo ay nakabuti sa mga hintil, gaano kaya ang pagbabalik loob nilang lahat? Ang kaligtasan ng mga hintil. Ito naman ang sasabihin ko sa inyo, mga hintil. Yamang ako'y apostol ninyo, pinangangatawan ko ang aking ministeryo upang manging bulo ang mga kababayan ko at sa gayon maligtas ang inlan sa kanila. Kung naging daan ng pakikipagsundo ng sanlibutan sa Diyos ang pagkakatakwil sa kanila, ang muling pagtanggap sa kanila ay para ring pagbibigay buhay sa patay. Kung ang unang tinapay na galing sa minasang harina ay ihinandog sa Diyos, nakahandog na rin ang buong masa. At kung nakahandog sa Diyos ang ugat ng isang kahoy, nakahandog na rin ang kanyang mga sanga. Kung pinutol ng ilang sanga ng tunay na olibo, at ikaw na isang sanga ng olibong ligaw ay inugpong sa puno upang makabahagi ng dagdang galing sa ugat, hindi ka dapat magmalaki. Alalahanin mong hindi ikaw ang may dala sa ugat. Ang ugat ang may dala sa iyo. Sasabihin mo naman, pinutol ang mga sanga upang ako'y maigupong. Totoo iyan. Pinutol sila dahil sa di nila pananalig sa Diyos. Ngunit, inugpong ka dahil sa iyong pananalig sa Kanya. Kaya't huwag kang magmataas. Sa halip ay matakot ka. Sapagkat, kung ang mga nakatutubong sanga ay hindi pinanghihinayangan ng Diyos, hindi ka rin niya panghihinayangan. Dito'y makikita natin ang kabutihan ng Diyos at ang kabagsikan niya. Mabagsik siya sa mga di nananalig sa Kanya. Subalit mabuti siya sa inyo kung mananatili kayo sa Kanyang kabutihan. Kung hindi, ikaw may puputulin. Ang mga Hudyo'y maidurugtong uli kung hindi sila magmamatigas sa kanilang di pananalig, sapagkat may kapangyarihan ang Diyos na gawin iyo. Kung ikaw na sanga ng olibong ligaw ay maigupong sa tunay na olibo, kahit laban sa likas na paraan, gaano pa kaya ang sanga ng tunay na olibo na hindi maigupong sa talagang puno nito? Nahahabag ang Diyos sa lahat. Mga kapatid, may isang hiwaga ng ibig kong malaman ninyo.
para hindi maging mataas ang palagay ninyo sa inyong sarili. Ang pagmamatigas ng bayang Israel ay pansamantala, hindi panghabang panahon. Ito'y tatagal lamang hanggang sa makalapit sa Diyos ang kabuuan ng bilang ng mga hintil. Sa gayon, maliligtas ang buong Israel ayon sa nasusulat. Magbubuhat sa Siyon ang tagapagligtas. Papawiin niya ang kasamaan sa lahi ni Jacob. At ito ang magiging tipan ko sa kanila pag inalis ko na ang kanilang mga kasalanan. Sa ikalalanggap ng mabuting balita, sila'y naging kaaway ng Diyos upang magkaroon kayong mga hintil ng pagkakataon. Ngunit, ayon sa paghirang, sila'y mahal pa rin niya, alang-alang sa kanilang mga ninuno. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagbabago ng isip tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag. Dati, masuwayin kayo sa Diyos, ngunit ngayon, kinahahabagan sa panahon ng pagsuway ng mga Hudyo. Gayon din naman, sila'y naging masuwayin, ngayon kayo'y kinahabagan, upang sila'y kahabagan din. Sapagkat, hinayaan ng Diyos na maalipin ang kanilang kasalanan ang lahat ng tao upang maidama sa kanila ang kanyang habag. Papuri sa Diyos. Napakasagana ng kayamanan ng Diyos. Di matarok ang kayamanan, karunungan at kaalaman ng Diyos. Hindi maripit ang kanyang mga panukala at pamamaraan, gaya ng nasusulat. Sapagkat sino nakaalam ng pag-iisip ng Diyos? O sino ang naging tagapagpayo niya? Sino ang nakapagkaloob ng anuman sa Diyos para siya'y na may gantimpalaan? Sapagat mula sa Kanya at sa pamamagitan Niya at sa Kanya ang lahat ng bagay, sa Kanya ang karangalan magpakailanman. Amen. Roma chapter 12. Pamumuhay Kristiyano. Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo. Inalay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip, upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti, nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. Dahil sa kaloob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagaan ng higit sa nararapat ang inyong sarili. Sa halip, pakalimiin ninyo ang tunay ninyong katatayuan, ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi pare-pareho ang gawain ng bawat isa. Gayun din naman, tayo'y marami ngunit nabubuo sa iisang katawan ni Kristo at isa't isa'y bahagi ng iba. Yamang mayroon tayong mga kaloob na magkakaiba ayon sa kagandahang loob ng Diyos sa atin, gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Kung paghahayag ng kalooban ng Diyos ang pinagkaloob sa atin, ipaihag natin ito ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob ng pagtuturo at mangaral ang may kaloob na pangangaral. Kung ang pag-aabuloy, mag-abuloy ng buong kaya. Kung pamumuno, mamuno ng buong sikap. Kung pagkakawanggawa, gawin ito ng buong galak. Maging tunay ang inyong pag-ibig. Kasuklaman ninyo ang masama, pagkaibigin ang mabuti. Mag-ibigan kayo na parang tunay na magkakapatid. Pahalagan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Magpakasipag kayo at buong pusong maglingkod sa Panginoon. Maggalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at laging manalangin. Tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatid. Ibukas ninyo lagi ang inyong pinto sa mga taga-ibang lugar. Idalangin ninyo ang mga umuusik sa inyo. Idalangin pagpalain at huwag sumpain. Makigalak kayo sa mga nagagalak. Makitangis sa mga tumatangis. Magkaisa kayo ng loobin.
huwag kayong magmataas, kundi makisama sa mga aba. Huwag ninyong ipalagay na kayo napakarunong. Huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Sikapin ninyong mamuhay ng marangal sa lahat ng panahon. Hanggat maaari, makisama kayong mabuti sa lahat ng tao. Mga minamahal, huwag kayong maghiganti. Ipaubayan ninyo iyon sa Diyos. Sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Kaya, kung nagugutom ang inyong kaaway, pakainin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Sa gayon, mapapahiya siya sa kanyang sarili. Huwag kang mapadaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. Roma chapter 13. Tungkulin sa mga pinuno ng bayan. Ang bawat tao ay pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang pamahalaang umiiral ay itinatag ng Diyos. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa mga itinakda ng Diyos, at lalapatan ng parusa ang sinumang lumalaban. Ang mga pinuno ay dapat katakutan ng gumagawa ng masama, ngunit walang dapat ikatakot sa kanila ang gumagawa ng mabuti. Ibig mo bang huwag matakot sa mga namumuno? Gumawa ka ng mabuti at papapurihan kanila. Sila'y mga lingkod ng Diyos sa ikabubuti mo. Ngunit matakot ka kung gumagawa ka ng masama, sapagkat sila'y talagang may kapangyarihang magparusa. Sila'y mga lingkod ng Diyos at magpaparusa sa mga gumagawa ng masama. Kaya nga dapat kayong pasakop hindi lamang upang maiwasan ang mga poot ng Diyos, kundi dahil sa iyon ang matuwid. Iyan din ang dahilan kung bakit kayo nagbabayad ng buwis. Ang mga pinuno ng pamahalaan ay ang mga lingkod ng Diyos at sila ang namamahala sa mga bagay na ito. Ibigay ninyo sa bawat isa ang nararapat sa Kanya. Magbayad kayo ng buwis sa kinauukulan. Gumalang sa nararapat, igalang at parangalan ang dapat parangalan. Tungkulin sa kapwa. Huwag kayong magkakaroon ng sagutin kanino man. Liban sa sagutin, tayo'y mag-ibigan. Sapagkat ang umiibig sa kapwa ay nakatutupad sa kautusan. Ang mga utos gaya ng huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot, at ang alimang utos na tulad ng mga ito ay nabubuo sa ganitong pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man, kaya't ang pag-ibig ang kabuuan ng kautusan. Dapat ninyong gawin ito, sapagkat alam ninyong panahon na upang gumising kayo sa pagkakatulog. Ang pagliligtas sa atin ay higit na malapit ngayon kaysa noong tayo magsisimulang manalig sa Kanya. Namamaalam na ang gabi at malapit ng lumiwanag. Layuan na natin ang lahat ng gawang masama at italaga ang sarili sa paggawa ng mabuti. Mamuhay tayo ng marangal at huwag gugulin ang panahon sa paglalasing at magulong pagsasaya, sa pagpapakasawa sa pita ng laman at kahalayan, sa alitan at inggitan. Ang Panginoong Hesukristo ang pagharian ninyo sa inyong buhay. At huwag paglaanan ang laman upang bigyang kasiyahan ang mga nasa nito. Roma chapter 14. Huwag humatol sa iyong kapatid. Tanggapin ninyo ang mahina sa pananampalataya at huwag pagpupunahin ang kanyang huro-huro. May naniniwalang maaari siyang kumain ng kahit ano, ngunit gulay lang ang kinakain ng mahina sa pananampalataya. Huwag hamakin ng kumakain ng kahit ano ang kumakain lamang ng gulay, at huwag namang hatulang ng kumakain lamang ng gulay ang kumakain ng kahit ano, sapagkat siya'y tinanggap ng Diyos. Sino ka upang humatol sa utusan ng iba? Ang Panginoon lamang niya ang makakahatol kung siya'y karapat-dapat o hindi, at aarinin niyang karapat-dapat sapagkat ito'y kayang gawin ng kanyang Panginoon. May nagpapalagay na ang isang araw ay higit kaysa iba. May nagpapalagay namang pare-pareho ang lahat ng araw. Magpakatatag ang bawat isa sa kanyang sariling pasya tungkol sa bagay na iyan. Ang nanggigiling sa isang araw ay nanggigiling alang-alang sa Panginoon. Ang kumakain ng kahit ano ay kumakain niyon alang-alang sa Panginoon. Sapagkat nagpapasalamat siya sa Diyos.
Yaong namang hindi kumakain ng lahat ng uri ng pagkain ay gumagawa ng gayon alang-alang sa Panginoon ay nagpapasalamat din siya sa Diyos. Walang sino man sa atin ang nabubuhay o namamatay sa kanyang sarili lamang. Kung tayo'y nabubuhay, nabubuhay tayo para sa Panginoon. At kung tayo'y mamamatay, namamatay tayo para sa Panginoon. Kaya nga, sa mabuhay o sa mamatay, tayo'y sa Panginoon. Sapagkat si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang maging Panginoon ng mga patay at ng mga buhay. Ikaw, bakit mo hinahatulan ang iyong kapatid? At ikaw, bakit mo naman hinahamak ang iyong kapatid? Tayong lahat ay haharap sa hukuman ng Diyos, sapagkat sinabi sa kasulatan, sa aking pagiging Diyos, sabi ng Panginoon, isusumpa ko ang bawat isa'y luluhod sa harapan ko, at ang bawat dila'y magpupuri sa Diyos. Kaya't lahat tayo ay magbibigay sulit sa Diyos. Huwag maging sanhi ng pagkakasala ng iyong kapatid. Huwag na tayong humaton sa isa't isa. Sa halip, iwasan nating tayo maging dahilan ng pagkakasala ng ating kapatid. Dahil sa aking pakikipag-isa sa Panginoong Jesus, natitiyak kong walang pagkaing likas na masama. Ngunit kung inaakala ninyo man na pinagbabawalan ang isang pagkain, ito'y bawal nga sa kanya. Kaya, kung dahil sa kinakain mo ay nasasaktan ang kalooban ng iyong kapatid, hindi ayon sa pag-ibig ang ginagawa mo. Si Kristo'y namatay para sa kanya, kaya't huwag mo siyang ipahamak dahil sa iyong pagkain. Ingatan mo ang kalayaang ito. Huwag mapulaan ng iba, sapagkat ang pagpasok ng tao sa kaharian ng Diyos ay hindi nababatay sa pagkain at inumin, kundi sa pagiging matuwid, pagkakasundo-sundo, at kagalahan na pawang kaloob ng Espiritu Santo. Ang naglilingkod ng gayon kay Kristo ay kinalulugdan ng Diyos at iginagalang ng mga tao. Kaya't pagsikapan natin gawin ang mga bagay na makapagdudulot ng kapayapaan at makapagpapatibay sa isa't isa. Huwag ninyong ipahamak ang iniligtas ng Diyos dahil sa inyong pagkain. Walang pagkaing likas na masama. Ang masamay kung magkakasala ang iba dahil sa inyong kinakain. Mabuti ang di kumain ng karne o uminom ng alak o gumawa ng anumang magiging sanhi ng pagkakasala ng iyong kapatid. Ikaw na lamang at ang Diyos ang dapat makaalam ng iyong paniniwala tungkol sa bagay na ito. Maligaya ang taong di sinusumbatan ng kanyang budhi kapag ginagawa niya ang mga bagay na inaakala niyang tama. Ngunit, ang sino mang kumakain sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan ay hinahatulan ng Diyos, sapagkat hindi ayon sa kanyang pananalig ang kanyang ginagawa. Kasalanan ang anumang gawang hindi ayon sa pananalig. Roma chapter 15, bigyang kasiyahan ng kapwa, huwag ang sarili. Dapat pagtiisan nating malalakas ang mahihina sa pananampalataya at huwag ang sariling kasiyahan lamang ang isipin. Bigyan natin ng kasiyahan ng ating kapwa kung ikabubuti niya upang lumakas ang kanyang pananampalataya. Si Kristo man ay hindi naghangad ng sariling kasiyahan kundi ayon sa nasusulat, sa pag-alipusta nila sa iyo, ako ang inalipusta. Anumang nasa kasulatan noong panguna ay nasulat sa ikatututo natin, sapagkat lumalakas ang ating loob at nagkakaroon ng pag-asa kapag binabasa natin ang mga aral na matatagpuan dito. Loobin nawa ng Diyos na nagpapatatag at nagpapalakas ng loob na mamuhay kayong may pagkakaisa kay Kristo Jesus. Sa gayon, sama-sama kayong magpuri sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang mabuting balita sa mga hintil. Kung paanong kayo'y malugod na tinanggap ni Kristo, gayon din ang gawin ninyo sa isa't isa, upang maparangalan ninyo ang Diyos. Sinasabi ko sa inyo, si Kristo'y naging lingkod ng mga Hudyo, upang ipakilala na tapat ang Diyos at itinutupad ang mga pangako niya sa mga patriyaka, at ang mga hintil na may magpuri sa Diyos dahil sa kanyang habag, ayon sa sinasabi ng kasulatan. Kaya't papapurihan kita sa harapan ng mga hintil, at aawitin ko ang iyong pangalan. Sinabi pa, magalak kayo mga hintil kasama ng kanyang bayan. At sinabi pa rin, kayong mga hintil, purihin ninyo ang Panginoon. Ang lahat ng bansa ay magpuri sa kanya. Idinagdag pa ni Isaias,
darating ang supling ni Jesus, ang titindig upang mamahala sa mga hintil. Siya ang kanilang inaasahan. Ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa ang magkaloob nawa sa inyo ng kagalakan at kapayapaan sa pananalig upang sumagana kayo sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Dahilan ng ganitong sulat ni Pablo. Mga kapatid, lubos akong naniniwalang kayo'y puspos ng kabutihan, may sapat na kaalaman at marunong magpaalalahanan. Gayunman, sa sulat na ito'y naglakas loob akong paalalahanan kayo tungkol sa ilang bagay. Ginawa ko ito dahil sa kaloob ng Diyos sa akin, na maging lingkod ni Kristo Jesus bilang sasardote ng mga hintil. Ipinangaral ko sa kanila ang mabuting balita ng Diyos upang sila'y maging handog na kalugod-lugod sa Kanya, yamang pinabana ng Espiritu Santo. Kaya't bilang lingkod ni Kristo Jesus, may katwirang akong ipagmapuri ang aking nagawa para sa Kanya. Sapagkat ang pinangangasaan ko lamang banggitin ay ang ginawa ni Kristo upang maakit ang mga hintil sa pamamagitan ng aking mga salita at gawa, sa tulong ng mga tanda at kababalagan at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, kaya't sa lahat ng lupain mula Jerusalem hanggang Ilikro ay pinangaral ko ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Ang hangad ko'y ipangaral ito sa mga dakong hindi pa kilala si Kristo, upang hindi ako mangaral sa napangaralan na ng iba. Ganito ang sinabi ng kasulatan, makakakilala ang hindi pa nakababalita tungkol sa Kanya. Makauunawa ang hindi pa nakaririnig tungkol sa Kanya. Balak ni Pablo na dumalaw sa Roma. Iyan ang dahilan kung bakit hindi ako matuloy-tuloy ng pagpunta sa inyo. Ngunit ngayon tapos na ang gawain ko sa lupaing ito, at yamang matagal ko nang gustong-gustong makampunta riyan, inaasahan kong magkikita tayong pagdaan kong patungo sa Espanya. Inaasahan ko rin namang tutulungan ninyo akong makapagpatuloy sa aking paglalakbay matapos sumigil dyan ng kaunting panahon. Ngunit ngayon, pupunta muna ako sa Jerusalem upang dalhin ang tulong sa mga kapatid doon. At sapagkat minambuti ng Macedonia at Akaya na magdala ng abuloy para sa mga marilitang kapatid sa Jerusalem. Malugod nilang ginawa iyon at talaga namang dapat nilang gawin, sapagkat ang mga hintil ay nakabahagi ng pagpapalang espiritual ng mga Hudyo. Nararapat namang tulungan nila ang mga Hudyo sa pamamagitan ng kanilang pagpapalang material. Pagkadala ko ng nasabing tulong sa mga kapatid sa Jerusalem, dadaan ako riyan pagpunta ko sa Espanya. Naniniwala ako na pagparian ko, taglay ko ang masaganang pagpapala ni Kristo. Ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, alang-alang sa ating Panginoong Hesukristo at sa pag-ibig ng Espiritu, tulungan ninyo ako sa pamamagitan ng inyong taimtim na pananalangin. Idalangin ninyo na maligtas ako sa mga di nananalig na nasa Judea, at ang aking dalang tulong sa Jerusalem ay marapatin ng mga kapatid doon. Sa gayon, kung loloobin ng Diyos, masaya akong makakarating dyan at makapagpapahinga sa inyong piling. Sumainyo nawa ang Diyos na pinagmumulan ng ating kapayapaan. Roma chapter 16, mga pangangamusta. Tinataguyin ko sa inyo ang ating kapatid na si Pebe na naglilingkod sa iglesia na Sincrea. Tanggapin ninyo siya alang-alang sa Panginoon, gaya ng dapat gawin sa mga banal at tulungan sa anumang kakailangan niya. Sapagkat marami siyang natulungan at ako'y isa sa mga iyon. Ikamusta ninyo ako kina Priscilla at Aquila, mga kamanggawa ko kay Kristo Jesus. Sumuong sila sa panganib upang iligtas ang aking buhay, at hindi lamang ako nagpapasalamat, kundi pati ang mga iglesia ng mga hintil. Ikumusta rin ninyo ako sa iglesyang nagtitipon sa bahay ng mag-asawang ito. Ipaabot din ninyo ang aking pangangamusta sa kaibigan kong si Epeneto, ang unang sumasampalataya kay Kristo doon sa Asia, at kay Maria na nagpakahirap para sa inyo. Ikamusta ninyo ako sa mga kabayang kong sina Adramico at Yunya na nakasama ko sa bilingguan. Sila'y kilala ng mga apostol at unang naging Kristiyano kaysa sa akin. Ikamusta ninyo ako kay Ampliato na aking minamahal sa Panginoon, kay Urbano
na kamanggawa natin kay Kristo at sa kaibigan kong si Istakas, kayo din kay Apeles na kilalang tapat sa Kristiyano. Ikamusta rin ninyo ako sa sambayan ni Aristobulo, sa kababayan kong si Herodion, at sa mga kapatid sa Panginoon sa sambayan ni Narciso. Ikamusta ninyo ako kina Trifina at Trifosa, masisipag na manggagawa ng Panginoon, gayon din kay Fresida na minamahal kong kapatid na marami nang nagawa para sa Panginoon. Kay Rufo na magiting na lingkod ng Panginoon at sa kanyang ina na para ko na rin ina. Ikamusta rin ninyo ako kina Asinprito, Filigonte, Hermes, Patrobas, Hermas at sa mga kapatid na kasama nila, kina Filologo, Julia, Nerio at sa kanyang kapatid na babae, gayon din kay Olympas at sa lahat ng kapatid na kasama nila. Magbatian kayo bilang magkakapatid kay Kristo. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Mga dagdag na tagubilin, pinapamanhi ko sa inyo mga kapatid. Tandaan ninyo ang mga lumilikha ng pagkakampi-kampi at nagiging sanhi ng pagkatalikod sa mga aral na tinanggap ninyo. Iwasan ninyo sila. Ang mga gayong tao ay hindi naglilingkod kay Kristo na ating Panginoon, kundi sa kanilang makasariling hangarin. At sa pamamagitan ng kanilang magaganda at matatamis na pangungusap, ay inililigaw nila ang mga mapaniwalain. Balitang balita ang inyong pagtalima kay Kristo, at kinagagala ko ito. Ngunit ang ibig ko'y maging matalino kayo, tungkol sa mga bagay na mabuti, at walang malay sa mga bagay na masama. Ang Diyos ay nagbibigay ng kapayapaan, hindi magtatagal at ipapalupig niya sa inyo si Satanas. Sumain niyo nawa ang kalingan ng ating Panginoong Heso Kristo. Kinakamusta kayo ni Timoteo na aking kamanggawa at sina Lucio, Jason at Sosipatro na mga kababayan ko. Akong si Tricio na nasumusulat ng liham na ito ay bumabati rin sa inyo sa pangalan ng Panginoon. Kinukumusta kayo ni Gayo na tinutuluyan ko sa bahay niya nagtitipo ng buong iglesia. Kinakamusta rin kayo ni Erasto na ingat yamang ng lungsod at ang ating kapatid na si Cuatro. Naway sumain niyo lahat ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo. Amen. Pangwakas na pagpupuri. Purihin ang Diyos na magpapatibay sa inyo sa pamamagitan ng mabuting balita tungkol kay Heso Kristo na pinangangaral ko sa inyo. Ang mabuting balitang iyan ay isang hiwaga na lihim sa loob na mahabang panon. At sa utos na walang hanggang Diyos ay nahayag ngayon sa mga hintil upang sila'y manalig at tumalima kay Kristo. Ang lahat ng iyan ay ayon sa mga sulat ng mga propeta. Sa iisang Diyos, ang marunong sa lahat, sa kanyang iukol ang papuri magpakailanman sa pamamagitan ni Hesukristo. Amen.